Gikan sa Genesis to Revelation, aduna ba tayo mabasa nga letra po letra nga Biblia? Ikaduha pang tanang. Asa may nauna, Biblia o simbahan? Salamat. Salamat sa may pangutanan, no? Kumuhan na ito sa itawag standard nga Bible, dili ko na ito mabasa na. Pero kung diyan ito mabasa sa itawag paraphrase, kaya ang Bible, mahamagol na translation, itawag formal nga translation o itawag dynamic equivalence. Ang formal translation, word for word ang iyang translation, itawag literal translation. Pero pag dynamic equivalence, thought by thought, buti pasabot, ang mismong buti pasabot, niya na mo word, itagaan o equivalent sa ato nga ng lingwahe. Palita, gumabang, makabasa sa Bible o kanang alas 9, ang oras. Sa Bible na, ikatulong tak naman na sa, dito sa literal translation, ikatulong tak na, kaya ilang tak na ang sumbo ba alas 6, alas 7, alas 8, alas 9. So, matutan na sa word for word na translation, ikatulong tak na. Pero kung sa paraphrase, alas 9. Para masabda na ito sa atong lingwahe na commonly gamit. For example, sa Amerika, ang ilang gamit sa kalayon is million, miles. Sa atong kilometers man. Kung hindi na magkasabot, anong miles? Unless kung hatagan na o equivalent sa atong pagulong lingwahe, kilometrahe. So, mo po na sa Bible. Sa Bible, na standard, dili kita makabasa o pulong Biblia. Pero mabasa ka na sa paraphrase, especially sa gitawag nga The Living Bible. Mabasa sa 2 Timoteo 3:6 ang word nga Bible. So, ang akong tubag mo, ne? Depende kung unsa nga klase nga translation. Mabasa kung paraphrase, pero kung dili paraphrase, dili kung mabasa. Asa may nauna ang Biblia o ang simbahan? Technically, nauna ang simbahan. Kaya simbahan man, may nagbuhat o Bible. Pero kasi mga utang at abroad po, naman lagi ang Genesis sa unang panahon. Walang pagganit si Kristo na tao, naman magganit si Genesis, naman mga Old Testament. Kaya ano mo ingon man, tagkatuloy kita naghimo sa Biblia? Nga naman ang mga Old Testament scriptures. Ang tubag mo ni? Kinahanglan ta masayod sabot ipasabot anang made and create. Kay basi mo ingon ta nga imposible nga ang Katoliko naghimo nga na ang Old Testament ang iyagod sa Christian scripture New Testament. At tubag mo ni again and again kinahanglan mo agita sa prosesong teknikal. Kana mag-word nga Bible, technically, ang puti pa sa buka na among God, to a symbol into a book. Mura may panalitan ba? Panalitan ka para makasabot mo kayo medyo laon eh. For example, si Pedro naghimog bangko. Ang gigamit ni Pedro nga material sa paghimog bangko, kahoy na ginabas. O migamit sa siaglansang sa pag-asimbol na ine. Kisa naghimog bangko? Si Pedro. I-attribute ni mo kang Pedro ang paghimog sa bangko. But in reality, dili si Pedro ang nagapang sa kahoy. Posible nga ang kahoy lugar ng ginabas. Gi-stambay niya sa saan na? Kanang lamber. Nasa baligyan na ginabas na. O dili si Pedro ang nagabas. Ang nagabas sa kahoy ang gabasero. Dili po si Pedro ang naghimog lansang. Ang naghimog lansang kato manufaktura sa lansang. Si Pedro, ikaw lang may palit o steak. May palit sa lamber. Ikaw lang po siya may palit o lansang sa hardware. Unsa may role ni Peter, ni Pedro, iya lang na yung kihimong kapangko.
Di asimpo lang na bangko. Pero asa matihatag ang honor din sa naghimo sa bangko? Din na ihatag dito sa nagabas? Din po ihatag dito sa naghimo bansa? Ihatag na ang attribution kang Pedro, kay si Pedro ang nag-asimpo sa kahoy, ginamit ang lansang. Ano ako din ipauna? Kay Relit. Similarity po din sa paghimo sa Bible. Sa diyan ang simbahan na tukod atong anyo 33, ang materialis sa Biblia existido na. Naanay Genesis, naanay Exodus, hantod sa Malakay, naanay ng Deuterocanon. Meaning, existed na ang materialis. Sama nga si Pedro naghimog bangko, naanay materialis dito sa lumber supplies. Naanay materialis na lang sa hardware. Ang gihimo na pinipiduhin ng gi, asimbol. Huwag diha ang attribution niya. So naana ang materialis, pero wala pa himo ang Bible. Wala pa yung asimbol. Kay ang pulong made and create, duha ang meaning anak. Pag mo inguntag made and create, himo or mugna, ang number of meaning anak is from nothing to something, ex nihilo. O ang nakahimo lang yun anak na creation ang Ginoo, gikan sa wala, mipatungha sa pagkaduna. Ang tawag na creation is made na nga from nothing to something. Pero doon na po'y made and create from something to something. Sama nga ang Diyos sa hinabikuha siya lupa, something man na. Giumuli ng tao, gihuipan niya, na himong tao. From, gikan ka sabo, sabo ka o sabo balik. So, ang Ginoo, sa iyang pag-create, may gamit siya creation na ang system from nothing to something, may gamit subject from something to something. Like if, ikuha sa kuso, from something. Nahimong babae, from something. Paghimo sa Biblia, kung sa mga prasis ang gamit, dili ng number one meaning na from nothing to something, ang simbang religion ang nahimo ng pabukuhan anak. Ang iyang gihimo, from something. From something means may gamit siya materialis ng mga Old Testament o iyang git a symbol ang Old Testament sa iyang Christian scriptures na mo ng 27 books sa New Testament. Diha na a symbol ang Bible. Sama siya ni Pedro na naghimog bangko, ginamit ang materialis na kahoy na dili siya ang nagabas, may gamit sa glansan na dili siya naghimo. Ang iyan ang himo, iyan ang simple as bangko. O diha i-attribute. Kinsa naghimo sa bangko? Ang naghimo mo si Pedro. Kinsa naghimo sa Bible? Ang Katoliko. Ano man ang Katoliko man, ang nag-asimbol in eh. Muna po ito kayo sa bangko. Takuha niyo kong buwin? Yes. Na ang attribution sa paghimo sa Bible na simbahang Katoliko, although existed na ang materialis ni in eh. Ang Old Testament writers wala maghimog Bible. Kung sa ilang gihimo, scriptures. Ang mga apostolic wala maghimog Bible. Kung sa ilang gihimo, gospel and epistles. Kisa naghimog Bible, ang simbahan, pinagay siyang pag-asimbol by to a symbol as one book. Ang attribution, ihatag na ang simbahan kay siya maghinungdan sa pag-asimbol Diana. Nakoy mo po eh. Okay. Karon po. Kisa tanan, tanan.